Hello mga idol, ito na po yung ating speaker na ikakabit po sa ating sound box na ginawa. Yan, ito po siya mga idol, yan, D12 po na crown, 500 watts. So ito na po yung ating ikakabit, yan, bagong-bago po yan. Pihihinang po natin yung ating wire sa ating speaker. Yan, lalagyan na lang po siya natin ng soldering lead. Sa paglalagay ng speaker, kailangan po tama po yung polarity ha. Yung positive po is kulay pula na wire. Yung negative naman po is kulay itim para po maganda yung tunog, hindi pangit. Sa pagkabit naman po ng speaker, ganito dapat mga idol. Yan. Yan, isuscrew na lang natin yung ating speaker na ikinabit mga idol para hindi malaglag kapag tumunog. Ito na yung pagkabit ng ating speaker mga idol. Ayan, ganyan na yung ating speaker. Sa nakikita nyo, o ganyan. Sa mga nagtataka o nagtatanong, ayan na siya. So tatakpan na lang natin dito mga idol. Ayan idol, suscrewan na natin. Yan, ito pa yung isa. Wawiringan na rin natin para dalawang box yung ating malagyan ng speaker at masubukan nating patunugin mga idol. Yan. Hindi po pwede na hindi natin to masubukang patunugin. Yan. Ito po yung ating speaker. Isa po siyang speaker na crown. Yan. Crown po na kanyang model is HW1250. Ayan. Ano po siya? 300 minimum to maximum na 500 watts. Huwag kalimutan ulit, sa pagkakabit po ng ating wire ng speakers, kailangan po hindi magkapalit yung positive sa negative. Dapat po correct polarity po ang pagkabit nito mga idol. Yung positive terminal po ng ating speaker, kailangan po nasa pulang wire din po ng ating speaker wire. Ganito po. Yan. Yan po magkabit ng speaker. Kung gusto nyo makarinig ng magandang tugtog, dapat po correct polarity po talaga yan mga idol. Yan. Yung pulang wire nasa positive terminal. At yung itim naman na wire is nasa negative na terminal. Ganyan po yung exact na pagkabit po ng ating speaker wires. Ayan, okay na. Kakabit na lang natin. Madali lang po magkabit ng speaker mga idol. Hindi mo pahirap yan. O, papasok mo lang. Yan. Ayan na siya. Okay na. O, diba? Madali lang mga idol. So, ito namang wire. Papasok na natin sa butas. Para po mapalabas natin. So, ito na mga idol, isuscrew na natin yung ating speaker sa loob. Ayan. Mano-mano lang screwdriver yung ating gagamitin kasi hindi kasya yung ating rechargeable screwdriver dito. Kaya mano-mano lang natin papaikutin. Ayan, mga anim na screw, okay na siguro to mga idol, hindi na siya matatanggap. Pero kapag po sa mga mobile sound system po, hindi po ganito yung ginagamit. Hindi po wood screw yung ginagamit. T-nut screw po yung ginagamit dito mga idol sa amin. Para po matibay at saka po hindi madali makalas. Yan, ikabit na natin yung kanyang mga screws.
Dami-damihan natin mga idol, baka makalas pag tumunog. So, ito na idol, lalagyan na siya natin ng takip para walang singaw. Yan. Tapos, siyempre, isi-secure natin siya gamit ang ating screws. Yan. Mga idol, tapos na natin lagyan ng screws. Yan. So ganito na yung ating ginawang sound box. Yan. Dalawang piraso po yung mga idol. Yan. Okay na sila. So hindi po pwede na hindi natin to mga idol patutunogin. Kaya patutunogin natin para marinig nyo kung okay ba yung tunog niya mga idol. So ito na mga idol, susubukan na natin yung ating sound box na ginawa kung okay ba yung tunog niya. For the sound check, mga idol. Beats by DJ George Kalugan. Once upon a time in the Philippines, Cebu City, Mindanao, there is a beauty queen. Nagtitipong lang sa gilid ang galing niya, sumayaw lahat ng mga tambay ko dyan, sumisigaw. Wow, ang galing, sumayaw at ang ganda, ganyan ang mga dugong Pilipina. Wow, ang galing, sumayaw at ang ganda, ikay magpapahanga sa beauty Pilipina. Yes, man!